Sa mga balitang mayroong pag-asa, Family Camp ng Chaong Seventh-day Adventist Church nagdulot ng mas malapit na samahan sa mga pamilyang dumalo. Central Quezon 2 District Adventist Community Services naglingkod sa Barangay Kinabuhayan, Dolores, Quezon. Adventist World Radio Manila, dinalaw ang Lutukan Adventist Church, 200 mga Godpods ipinamahagi. Live Youth Program, pinangunahan ng mga Adventistang kababaihan ng Metro San Pablo District 2. Mga Adventistang kababaihang asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission na kinabang sa Ministerial Spouses Continuing Education Level 2. Espesyal na Sabbath program na nakatuon sa Adventistang Edukasyon, pinangunahan ng mga batang mag-aral ng Legazpi Adventist Elementary School. Adventist Youth mula sa Area 1 ng Cavite Mission, masayang nagsidalo sa banquet. Socio-spiritual retreat, nagdulot ng saya at mas matibay na samahan sa mga Adventistang kabataan ng Northeast Luzon Mission. Mahigit 600 mga kabataan, masayang nakilahok sa Occidental Mindoro Area-wide Sports Fest. Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang magatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Nagdulot ng lalong matibay na samahan at pagkakaisa ang idinaos na family camp ng mga Adventistang pamilya ng Chaong Seventh-day Adventist Church. At bilang bahagi ng kanilang matagumpay na programang pampamilya, 4 ang kanilang naihatid sa pagpapabautismo. Tungayan ang kabuuang detalye ng nasabing family camp sa Balitang May Pag-asa ni Mea Franz Lakdaw. Noon ng Panginoon ay naging matagumpay ang programang family camp ng Chaong SDA Church na may temang God's Design for the Family sa Caso Garden, Barangay Niing, San Antonio, Quezon. Ang nasabing camp ay napuno ng pagpapala sa bawat isang nakilahok. Dito ay tinalakay ang iba't ibang paraan kung paano mas mapapatibay ang isang pamilya. Nariyan ang group dynamics, lectures at interactive activities na naging kapaki-pakinabang para sa ikatitibay ng samahan ng bawat membro ng pamilya. Inaalalahanan ang bawat isa kung paano mapapanatili ang harmonyos na samahan sa kabila ng mga dumadating na pagsubok at problema sa isang samahan. Sa kabutihan at pagpapala ng Panginoon ay may 4 na nagdesisyon tumanggap kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ako po ay lubos at papasalamat sa Panginoon dahil sa tuwing Sabado na po nam sisimba kami ay makakasama na po namin siya at kami po ay lubos na masaya dahil sa wakas ay kasama na namin siya sa pananampalataya at hindi na po kami mangangamba, matatakot na siya ay hindi namin kabilang sa muling pagdating ng Panginoon dahil ngayon ay kasama na namin siya. Masaya po kami na dahil sa family camp ay nabinyagan ng aking asawa at sa pagsagot niya ng oo sa pagtanggap sa Panginoon ay labis po akong nasiyahan at galak na galak ang aking puso. Kaya po doon sa mga hindi pa nakapanampalataya natin mga asawa, huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil nandiyan ang Panginoon, didinigin niya ang kung ano man yung ating mga hinihiling sa Kanya. Ang bawat iglesia ay binubuo ng iba't ibang pamilya, kaya naman importante na maging matibay ang bawat miyembro upang makapaglingkod ng sama-sama. Hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa ikauunlad ng dakilang gawain ng Panginoon. Nagkahatid ng Balitang May Pag-asa, Mea Franz S. Lakdaw para sa Hope Channel's News Today. God's Design for the Family! Happy Family! Masayang naglingkod ng Central Quezon 2 District Adventist Community Services sa mga residente ng Barangay Kinabuhayan, Dolores, Quezon. Doon ay may pagkakaisa silang nagsagawa ng libreng blood pressure testing na mahagi ng tinapay, tubig at mga babasahin. Ang detalye sa kanilang masayang paglilingkod tunghayan sa Balitang May Pag-asa ni Kenhart Ilustre. Sa gabayan ng ating Panginoon at pangunguna ng mga kabataan at bawat kapatiran sa ating iglesia, ay matagumpay na nasagawa ang community service sa bayan ng Kinabuhayan, Dolores, Quezon. Nagdaos ang Central Quezon 2 District
ng programa kung saan ay inabot nila ang isang komunidad sa Dolores, Quezon upang magbigay ng libreng serbisyo sa mga mamamayan doon. Kabilang na dito ang pamimigay ng iba't ibang libro at polyeto, tinapay pang merienda at iba pang mga gamot at bitamina para sa mga bata at matatanda. Kasabay nito ay nagkaroon din ng libreng check-up at BP para sa mga tao roon at kahit sa napapadaan lamang. Mababakas ang kasiyahan at pagkakaisa ng mga kapatiran sa nasabing distrito habang ibinabahagi ang salita ng Panginoon at nakikisangkos sa kanyang gawain. Sa pamamagitan ng nasabing community service na tumagal ng 2 araw ay maraming napaabutan ang salita ng ating Panginoon. Nagpatibay din ito ng pananampalataya at relasyon ng mga nakinig sa ating Panginoon. Gayon din ang samahan ng mga kapatiran. Narito at ating tunghayan ang pasasalamat at kagalakang naramdaman ng CQ2 District Pastor, Pastor Glenn Cardon. Isang kaligayahan ngayong Holy Week na makapaglingkod sa ating mga kaibigan dito sa Barangay Kinabuhayan, Dolores, Quezon. Sa pangunan ng Adventist Community Services ng Central Quezon 2 District, ang mga kapatid ay naglingkod sa larangan ng libreng blood pressure check-up at pagbibigay ng dinapay, ganun din ng tubig inumin. Kakibat din ito ang pagbibigay natin ng mga polyeto at mga libro, mga babasahin para sa kanilang espiritual na buhay. Isang kagalakan na kami ay nagkasama-samang maglingkod sa araw na ito hanggang kinabukasan para naman sa lahat ng aming makakadaupang palad ay patuloy nating maibahagi ang kaligayahan ng Ebanghelyo na atin din minsan nang naranasan sa ating buhay. Kaya maraming salamat dahil ito'y binigay ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay makapaglingkod. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon at na isa katuparan nang maayos ang nasabing programa. Naghahatid ng balitang pag-asa. Ako po si Kenta Ilustre, nagumulat para sa Home Channel News Today. Bumisita ang Adventist World Radio Manila sa Lutukan Seventh-day Adventist Church sa Rayaya, Quezon. Kasabay nito ay sinagawa din sa nasabing simbahan ang stewardship training na pinangunahan ng South Central Luzon Conference. Alamin ang layunin ng AWR sa kanilang naging visitation sa Balitang May Pag-asa ni Marjorie Valdez. Tinalo ng AWR o Adventist World Radio ang Lutukan Adventist Church sa Lutukan Highlanders sa Rayaya, Quezon. Ito ay bahagi ng kanilang programa upang ipromote ang Godpad at magamit sa pangangaral tulad ng IEL at care group sa naturang lugar. Sabay na ginanap ang programa ng AWR at ang Stewardship Seminar ng South Central Luzon Conference o SCLC. Sa pangunguna ni Pastor Joshua Baldera, ang Stewardship Sabbath Seminar ay isinasagawa tuwing first Sabbath of the month upang ipromote ang stewardship sa bawat simbahan. Ang Lutukan Church ay isa sa mga nakinabang at pinagpala ng Panginoong Diyos upang lalong mapagpatibay ang kapatiran lalo na sa kung paano maging mabuting katiwala ng Diyos. Sa kanilang gawain bilang mga katiwala ay nasumpungan silang tinuruan ng Diyos na magtatapat at lalo pa magtatapat at dahil sa kanila, naging daluyan silang pagpapala para sa iba. Kaya nga sa larangan din ng Adventist World Radio, isang pribilyo na sapagkat binigyan sila ng pagkakataon na mga Godpads para ipamigay sa kanilang mga care group. Kaya sa kabuuan ng ating church, pinagkatiwalaan ng mga gawain upang ipahayag ang kabutihan, pagliligtas ng Diyos dahil siya lamang ang manlalalang, tagapagligtas, nagmamay-ari at tagapag-provide ng ating pangailangan. Kaya sa kabilang banda, ang AWR sa pangunguna ni Pastor Nerio Carranza at ang kanyang team ay nangunguna sa pagtaguyod ng Godpods upang magamit sa nalalapit na pangangaral sa Barangay Palasan sa Rayaya, Quezon. Formal na i-turn over ng AWR kay District Pastor Gerson Rivera Jr. ang 200 piraso ng Godpods upang ipamahagi ng mga miyembro ng IEL Care Group sa mga taong nais makinig sa mabuting pabalita ng Panginoong Diyos. Idiniin ni Pastor Nerio Carranza na ang AWR at TMI ay dapat magkatuwang sa pagbabahagi at pangangaral. Samantala, ang Stewardship Seminar ayon kay Pastor Baldera ay nararapat na unahin muna ang Diyos sa lahat ng ipinagkatiwala na bawat bagay upang maging daluyan ng pagpapala.
sa kadahilanang ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng ating buhay at ang mga bagay na itinatangkilik ng tao. Ito din ang nagpapahayag na malapit na relasyon natin sa Panginoon. Bilang katiwala ay tinuturuan tayo upang maging disipulo ang mga tao na hindi maging paalipin sa kayamanan o salapi at maging tapat habang nabubuhay. Maraming maraming salamat din po sa kanyang mga pinamigay na mga God spots na magagamit namin sa aming pangangaral at sa aming mga care group na mga isinasagawa namin dito sa lutuan. Ngayon ay makapag-atid ng balitang may pag-asa. Ako po si Marjorie Faye S. Valdez na pumulat para sa Hope Today and PUC News. Programang pangkabuhayan o livelihood program ang pinangunang sinagawa ng mga Adventist ng Kababaihan ng Metro San Pablo 2 District. Ito ay kanilang ginanap sa Santa Isabel, San Pablo, Laguna kung saan kabilang sa kanilang mga itinuro ay manicure, pedicure, foot spa at iba pang kasanayang maaaring pagkakakitaan ng mga nagsidalo. Si Lenny Reyes para sa Balitang May Pag-asa. Isang oportunidad ang ipagkaloob sa mga kapatid ng Metro San Pablo District 2 sa pagsasagawa ng livelihood program dito sa Santa Isabel, San Pablo City na isinagawa upang matuto ang mga kapatid ng kalalakihan at kababaihan sa paggugupit, manicure, pedicure, hair rebond, hair coloring, pagkukulot at foot spa. Ito ay nakatulong sa akin para magkaroon ako ng time para sa sarili ko at alam ko na ito ay magkakatulong sa bawat isa na magkaroon ng sariling hanap buhay. Bakas sa mukha ng bawat isa ang kaligayahan sapagkat dagdag kaalaman ito sa kanila, lalo na't magagamit sa kanilang personal na pangangailangan. Mabigyan sila ng pangkabuhayan at lalo na sa kanilang isasagawang mga paglilingkod. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ako nakasali sa programa po ito para po sa ikabubuti ng aking pamilya para makatulong po ako sa ikabubuhay. Nagpapasalamat po ako kung hindi po sa Seventh Adventist po lang po ako dito. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Natutuwa po tayo sapagkat marami pong mga kababaihan ang nakisangkot sa ganitong gawain. Nawa, lahat po na nakisangkot sa gawain ito ay pagpalain ng ating Panginoon at tungo po ito sa dagdag, kabuhayan at ministeryo na ating gagawin sa paglilingkod po sa ating pong mga mahal na kapwa. Sa huli, ang nasabing programa ay naging pagpapala sa mga dumalo na maaaring magamit sa paglilingkod sa bawat iglesyang kinakaaniban. Hangad ng samahan ng Women Ministry Department ng MSPD2 na mas mapalawak pa ang paglilingkod sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, pagpalain po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ako si Lenny Reyes, naghahatid na mabuting balita para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon at magkakasamang nakinabang mga asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission sa isinagawang Ministerial Spouses Continuing Education Level 2. Ang nasabing training seminar ay ginanap sa pangunguna ng SLM Ministerial Spouses Association kasama ang Communication Department, Mission and Family Ministries, ang Balitang May Pag-asa, hatid ni Crisel Geraldino. Ang Southern Luzon Mission Ministerial Spouses Association sa pangunguna ni Mrs. Elsa Hitosis bilang organizer ng programa ay nagdaos ng Ministerial Spouses Continuing Education Level 2 sa Southern Luzon Mission Headquarters, Legazpi City na may temang Shepherd's Call to Ministry and Leadership. Ito ay idinaos upang mas maging malapit ang bawat asawa ng pastor, hindi lang sa kanilang kapwa minister's wife, kundi lalo't higit sa Panginoon. Maraming lektura ang itinalakay upang mapalakas ang kanilang pananampalataya sa Diyos sa anumang hamon ng buhay ng asawa ng isang pastor at maging equipped o magbigay ng kasangkapan sa gawain lalo na sa pangangalaga at pagpapahalaga ng pamilya. Ika nga, ang asawa ang nasa likod ng tagumpay ng isang manggagawa. Kaya nga't nagkaroon ng open forum, question and answer, sharing at lectures na pinangunahan ng ilang panauhin. Mrs. Nelia Garrado,
ang Ultimate Mission Ministries Coordinator, Pastor Renante Bareha, ang SLM Executive Secretary and Communications Director, Pastor Frank Hill, SLM Ministries Secretary and Family Ministries Director, Mrs. Dolly Franche, SLM Ministerial Spouses Association President, at si Mrs. Delba de Chavez, NPUC Family Ministries and Ministerial Spouses Association Director. Batid ang sigla at dedikasyon ng bawat minister's wife sa gawain sa SLM. Kahit maraming balakid ay hindi pinalagpas ang gantong programa dahil dama ng bawat isa ang kahalagahan ng pagtitipon-tipon para sa ikalalago, ikalalakas at ikasisigla ng gawain at ng bawat manggagawa. Totoong hindi madali ang pagiging asawa ng isang manggagawa, ngunit kung tinawagan ng Panginoon, siya ang bahalang pumuno. Mula sa Southern Luzon Mission at layuning makapagdala ng balitang may pag-asa, ako po si Criselle Gonzalez Heraldino, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Special Sabbath program na nakatuon sa Adventist Education, ang masayang pinangunahan ng mga mag-aaral ng Legazpi Adventist Elementary School. Sa kanilang programa ay tinampok ang mga patotoo tungkol sa kahalagahan at kabutihang naidudulot ng Adventistang edukasyon sa buhay ng mga bata. Ang iba pang detalye ng kanilang special program, balitang may pag-asa ng ating kid correspondent na si Camille Moleño. Ang Educational Sabbath ng Legazpi Adventist Elementary School na isinagawa dito sa Legazpi Seventh-day Adventist Church ay puno ng pagpapala at saya. Nagkaroon ng paglahad ng iba't ibang mga talento ang mga bata. At nagkaroon din ang mga magulang ng pagkakataon na mag-testimony patungkol sa experience ng kanilang mga anak sa Adventist School at ang pagbabagong dulot ng paaralan sa buhay ng kanilang mga anak. Ubos ang kanilang pasasalamat sa magandang asal at aral ng mga natutunan ng mga ito. Ika nga nila, ang pag-aaral ng mga lesson sa school ay sekundarya lamang. Ngunit ang mga magagandang asal at ang pagiging maka-Diyos ay madadala hanggang sa pagtanda. Bless na bless naman ang mga bata, pati na ang mga matatanda sa mensahe na ibinigay ng isang grade 6 student na si EJ Hugo patungkol sa humble servant in line with Jesus' mind. Happy po ako na makagawa po sila ng program about kay God at kay Jesus Christ nung pagkasacrifice niya sa atin. Masaya po ako ngayon kasi Sabbath Children Day at may part po ako at lahat ko po nakasama ang friend ko at ang family ko. Na-bless po kami. God bless! Hangarin ng buong paaralan na lumaki ang mga batang ito na malapit sa Panginoon at patuloy na gagamitin ang kanilang talento sa pagbibigay papuri sa ating Diyos. Mula sa Legazpi Seventh-day Adventist Church at may layunin upang makapaghatid ng balitang may pag-asa, Camille Trine Molanyo, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagdulot ng bago at masayang samahan ang banquet na dinaluhan ng mga Adventistang kabataan mula sa Cavite Mission Area 1. Bukod sa pagkakaroon ng marami at bagong mga kaibigan, ang nasabing programa ay inaasahan ding maghikayat sa mga kabataan na patuloy na maging masigla sa pakikibahagi sa gawain ng simbahan. Si Ralph Christian Padilla para sa Balitang May Pag-asa. Sa pangunguna ng Area 1 Youth Officers at sa tulong ng ating Panginoon, matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang bangkwet na may temang kandili na nagdulot upang magtipon-tipon ang maraming kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Area 1 Cavite Mission. Ang pagtitipong ito ay naglalayo na mas palawakin at patibayin ang pagkakakilanlan ng mga kabataan ng Area 1 at magkaroon ng mabuting pagsasamahan sa pamamagitan ng mga interactive activities na inihanda ng mga youth officers.
Pinaghandaan namin itong banquet na ito kasi nakikita namin yung kahalagahan ng friendship sa isang ministry. Nakita namin na mas dumadami yung mga ma-attend ng mga kabataan kapag nakikita nila ang kanika-nila mga kaibigan sa loob ng isang ministry. So pinagplanuhan namin na magkaroon ng seating arrangement and as much as possible, hindi sila magkakasama or magkakakilala sa isang table upang makilala din nila ang ibang mga kabataan at mas lumawak pa rin ang kanilang ministry. Sinimulan ang programa sa maikling devotional sa pangungunan ng Area 1 Chairman at Dasma 1 District Pastor na si Pastor Art Bellarmino na nagbigay inspirasyon sa mga kabataan upang tunay na maunawaan ang kahulugan ng temang kandili. Sinundan ito ng icebreakers sa pangungunan ng mga facilitators upang makapagpalagayan ng loob ang bawat isa at mas makahalubilo nila ang ibang kabataan mula sa iba pang distrito. Na-realize ko talagang mas dumami yung friends ko sa iba't ibang district, sa iba't sa area na to. Nung nalaman ko nga na kandili yung tema ng ating area bank, ito ma-search ako kung anong meaning, sabi encouragement daw. Tapos na-realize ko, oo nga, kasi the more na mas may makilala kang mga kabataan, na mas ka-close mo, mas na-feel mo yung encourage about isa, nag-encourage kayo through spiritual, through sa mga relationship sa mga friends. So yun talaga, natuwa talaga ako na yun yung mga naranasan ko dito sa activity natin ngayon sa area. Bilang bahagi ng programa, nagkaroon ng pagsasalo-salong Kristiyano ang mga kabataan na nagbigay kaligayahan sa mga bawat nagsidalo. At bago matapos ng gabi, ay nagkaroon din naman ng awarding sa pamamagitan ng botohan ay pinarangalan ang Best Dress, Mr. and Mrs. Congeniality, Couple of the Night at Mr. and Miss Candili 2023. Mula rito sa Imus, Cavite, naghahatid ng balitang may pag-asa. Ako si Ralph Christian Padilla, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagsama-sama sa spiritual retreat ang mga young professionals, prayer coordinators, federation officers at mga kabataang bahagi ng iba pang sangay ng Adventist Youth Ministries sa Northeast Luzon Mission. Ang kanilang tatlong araw na pagtitipon ay napuno ng mga mensahe, patotoo at masasayang activities na nagpalapit sa bawat isa bilang magkakapatid kay Kristo. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Solomon Cadiz. Dinaluhan ng iba't ibang sangay ng Youth Ministries Department kabilang ang Young Professionals, Prayer Network Coordinators at AY Federation Officers mula sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Cagayan at Quirino ang spiritual retreat na isinagawa sa Dinalungan Aurora na may temang Stand in the Gap. Napuno ng napapanahong mga mensahe ang nasabing kaganapan sa pamamagitan ng mga topikong inihanda, particular ang Team Jesus and Me, Praying in the Scriptures, Stand in the Gap for the Depressed, Overcoming Addiction, Victorious Living, Stand in the Midst of Prayer, at I Will Read na siya namang nagtagumpay na ibinahagi ni Dr. Reynald Joel Biscaro at ang kanyang asawa na si Dr. Earl Biscaro. Gayun din si NELM Youth Director Pastor Jupiter Jacinto sa tatlong araw na pagtitipon. Punong-puno naman ng saya ang bawat isa at napagtibay ang samahan ang bawat kabataan sa iba't ibang aktibidad katulad ng team building, recreational activities at swimming. Pinatunayan ng pagtitipong ito na ang kabataang nagkakaisa sa panalangin ay maaring maging daan sa mas malalim na ugnayan sa isa't isa at ng pananampalataya sa Diyos. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Mahigit 600 mga kabataan ang masayang nakisangkot sa Occidental Mindoro Area-Wide Sports Fest na ginanap sa Sablayan Convention Center. Sa pangungunan ng Adventist Youth Federation at mga distrito, ang nasabing Sports Fest ay nagdulot ng matibay na samahan at relasyon sa mga kabataang nakisangkot dito. Tungayan ang masayang kaganapan, iyan sa balitang may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo.
Nagsama-sama sa isang sport festival ang mga kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Occidental Mindoro area. Ginanap ito sa Sablayan Convention Center. Ito ay sa pangunguna ng Adventist Youth Federation kasama ang mga kapatiran at mga manggagawang pastor ng bawat distrito. Ang sports festival na ito ay naglalayon patatagin ang pagsasama ng mga kabataan sa probinsya sa pamamagitan ng sports. Sinimula ng aktibidad na ito sa pamamagitan ng parade kung saan ay representahan ng mga dumalo ang kanilang mga distrito. Kitang-kita ang kasiyahan sa bawat isa na makasama muli sa ganitong aktibidad makalipas nga ang 3 taon. Sa tulong ng Panginoon ay yung aming mga naging paghahanda sa aktibidad na ito ay talagang nagbunga at talagang masasabi kong isang napakalaking challenge para sa mga bagong halal na officers ng Area Federation ng Occidental Mindoro. Kaya naman yung matindi yung naging paghanda ng ating pong mga officers, ganun din ang ating pong mga pastors at ang ating mga church leaders ay ganun na lang ang pagsuporta, lalo na sa financial na tulong sa mga kabataan natin na sasama sa activity na ito. Ang mahigit na 600 kabataang nakisangkot ay hinati sa 12 grupo. Dito nagkaroon sila ng devotional tuwing umaga kung saan nakatulong sa pagpapatatag ng kanilang pananampalataya at nagkaroon din ng palaro upang mas makilala din nila ang kanilang mga kapatid sa ibang distrito. Masaya po ako sa naganap na sport fest na to at na-enhance po yung yung pananampalataya natin sa Diyos at mas umigting yung pagsasamahan ng bawat isa. At hindi lang po yun, at nagkakaroon pa tayo ng mga lesson at mga natutunang lesson na na-adapt natin sa ating buhay. Nagtagisa naman sa mga sports ang bawat distrito upang itanghal ang kanilang mga talentong ipinagkaloob ng Panginoon. Katulad ng outdoor games, mga larong bola at mga indoor games tulad naman ng Word Factory and Games of the General. Ang layunin ng sport festival na ito na area-wide ay upang ang ating mga kabataan ay maakay na lalong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon, ma-develop ang kanilang sportsmanship at lalong mainam kung dito na sila makakatagpo ng kanilang forever. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pagkahalubilo sa mga kapwa nila kabataan ay dito sila pwedeng makatagpo ng posibleng makasama nila sa habang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kabuuan, ang programang ito ay naging matagumpay. Dalangin na ang pagiging isang responsableng kabataang Adventista ang makita sa bawat isa. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Occidental Mindoro area, I will go through sports! Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nice ninyong may sama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Kyle Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.